Time check 12:16 tanghali. Lipat na ako ng duty. Ito na akong kalumpit. So dito ako daraan, no? NLEX. Doon sa kaliwa, MacArthur Local Road. Kung tutuusin, mas malapit doon. Ang kaso lang kasi sa dami ng ginagawang kalsada, yung traffic, napakainit eh. Plus umulan pa nung nakaraan. Ayokong i-risk dahil merong area doon sa apalit. Naging baha. Kahit walang ulan, may tubig na sa gilid. Medyo malayo lang rito. Mas magasas pero okay lang. Hindi man ako matutustar. Speaking of, no? Galing na ako rito LTO duty. Lipat naman ako outpatient naman. Kalumpit na yan. Usaping LTO medical. Ano ba maiwasan na bumagsak, ma-reject, magka-aperya, no? And ano ba yung mga i-expect natin pag magpapamedical sa LTO? Siyempre, ini-screen natin dyan general health na mga magre-renew at kukuha ng bagong license. Make sure, pag kukuha tayo ng license, sigurado yung nakakabasa. Kasi yung palang may fill upan kayo dun, may susulat kayo, may mga babasahin. Basic requirement po iyon, no? Tapos, kuhanan tayo ng mga blood pressure, yung height and weight. Kung meron tayo mga maintenance or alam na natin na magpapamedical at alanganin tayo sa BP, i-check muna natin yung mga BP natin bago tayo pumunta sa LTO Medical Clinics. Dahil may limit po tayo na tinatanggap na taas ng BP doon. Mga questions din na tinatanong syempre, mga medications nyo, i-disclose nyo, huwag po itago kung ano man ang mga sakit. Dahil hindi naman lahat ng sakit, ibig sabihin hindi na i-allow or ibabagsak na sa medical. Visual acuity. Kung tayo may mga grado talaga sa mata, maunin ang ating mga salamin para hindi magka-aberya. For color blindness, i-check natin dyan kung may mababasa nyo. May limit din po tayo doon. Reminder uli. Ito kasi yung base sa practice ko, no? Tsaka dito sa district or area na pinapasukan ko. Kung halimbawa, alam na natin na matagal na na sobrang labo talaga ng paningin or isang mata. Bulag ang isang mata. Hindi makakita isang mata pero yung other eye, okay. Para hindi na madelay or magka-aberya pa, hinahanapan po kasi tayo ng clearance galing sa ating specialists na eye doctors. So kung ganun na yung condition natin, for magpa-check sa LTO Medical Clinics, make sure nakapag-secure na tayo ng certificate galing sa ating mga eye doctor natin yan or ophthalmologist. Ano yung condition ng iyong mata? At based on their practice and department, no? Na fit to drive kayo. Kasi most likely every renewal, yun lang naman yung dadalhin at pakikita nyo sa mga LTO medical eh. Kung clear naman kayo doon, i-attach lang natin yun, okay naman, no? Diagnose na rin tayo na colorblind, same procedure. Pa-clear tayo sa ating specialista sa mata, most likely naman i-issuehan naman kayo ng mga fit to drive certificate kung hindi naman ganong kalala eh, or may mga conditions na ibibigay para hindi na pabalik-balik sa LTO clinics. Isa pa, halimbawa, kung gumagamit tayo ng hearing aid or first time lang, make sure makapag-secure tayo ng clearance, medical certificate galing sa ating mga ENT, ears, nose, throat, or mga otorhinolaryngologist na based sa kanilang assessment at sa kanilang specialty, okay to drive. Kasi hahanapin din yun sa LTO. Ito, based on my experience to, dito sa aking practice. Ito lang naman, hindi naman sabihin pag malabo na paningin, hindi na makakakuha. Hindi naman sabihin pag may problema ang isang tenga or gumagano yung ringgit, hindi na makakakuha, makapag-renew or makakuha ng student license. Secure lang natin yung mga other documents na kailangan. And make sure, syempre, prepare din yung mga katawan natin kapag magpapamedical tayo. Actually, 2 months advance naman, pwede na yung mag-renew eh. And ang ating mga medical certificate naman, 2 months naman ang validity niyan. Ito, paalala lang din, no, para hindi magka-aperya. Kung alam na natin na marami kasi on the day ng birth date, magre-renew. Or lumagpas na ng araw, minsan galing sa inuman, huwag naman tayo magpakonsulta, magpa-clear na may hangover pa. Hindi po talaga natin maa-allow yun, lalo na kung hindi maganda yung magiging mga vital signs nyo, no? Wala naman na tayo mga urine test na ginagawa eh. So
basic lang naman yung kailangan. Pa nagtatanong, paano po kung puto lang isang paa? Ipa-clear lang natin sa mga specialist. Usually kasi pag ganun, may mga special equipments na condition or depende kung ano yung matadrive mo. It's either mga automatic vehicles lang or three-wheeled na mga motorcycles lang. I-allow din naman yun. Ganun lang naman, simple lang naman ang clearance natin, pero mahigpit po talaga, ano. Pag hindi pwede, hindi. Ito ba, wala na ba ako nakaligtaan? Ito, malapit na ako sa pulilan. So yun, na-observe ko ngayon, ang dami ng hypertensive, kahit below 30, below 25 years old, at tataas na ng BP. Pero di mga nagsasabi, 180 over 100 and above, normal daw nila yon. Hindi po natin matatanggap yon. Delikado po yung ganong mga presyon. Kahit wala nararamdaman, delikado po yun. Ina-advise naman natin sa clinic kung ano yung mga dapat gawin eh. So para po hindi masayang ang pila, hindi masayang inyong araw, or madelay, matagalan pa yung pagpapamedical, siguraduhin natin na generally or physically okay tayo to drive and to undergo ng medical assessment. Kasi huwag po tayong magagalit or magtatampo kapag nade-delay, nare-reject, or pinababalik after maklear. Hindi lang po para sa pagkuha ng license or mapapasok na yung license nyo yan. Para sa general safety nyo yan, ang inyong magiging mga passengers at ng inyong general health. Na-encounter ko naman din, magre-renew ng driver's license kasi kailangan lang nila for valid ID. Hindi naman na daw nagdo-drive, kaya ipasa na. Hindi po. Marami po tayong other sources or other na mga government issued valid IDs. Kaya po tayo mabibigyan ng driver's license. Ibig sabihin, capable and talaga nagmamaneho tayo, no? Diba, sobrang init na. Ang init na agad sa hita. Hindi pa sobrang traffic yan. Kung doon ako dumaan sa kabila, alanganin ko sa baha, lubak, yung putik doon, plus traffic. Sayang ang time. Meron na naman din ginagawang kalsada. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dyan, pero nakapagtataka lang kasi. Etong side na to, makinis to eh. I mean, mas makinis to para sa kabila. Pero nandito lahat yung ginagawa. Dagdag sa traffic. Ito ako sa lilim. Nakakat may insekto sa loob ng ano ko, balaklava ko. O, paubos na naman ng gasolina. Diba? Tagal umuusad. Naipit siguro ron. May mga nagka-counterflow kasi na two wheels eh. Off ko muna, init. Time check 12:36. Ayan na. Hindi pa pala naka-go. Dang. The heat is real. Kaya napapaisip ako yung mga classic scooter. Gusto ko talaga Panarea 125 ng Benelli. Madaling isingit sa traffic. Tipid sa gas. At saka hindi ka to kainit sa binte. Marami ka malalagay na gamit, no? Baka masarap din yung long ride. Yung mga ganong scoot eh. Hulas na yung likod ko. Tsaka yung binti ko ang init, ha? No wonder, lolobo na naman ang battery na to. Ito na yung huling battery ko na bago. Init. Kami naman. Pero sa pagkakatanda ko talaga, makinis yung daan na yan, ha? Yung kabila na yun ang bako-bako kasi dinadaanan ng mga trucks, eh. Hindi nyo na kami pinausad, sir. Kahit anong lakas ng hangin, ang init din ng tumatamang simoy. Time check. Oy, 12:43 na. Ano to? Ayan o, ito lubak-lubak o. Pero yung kabila ang tinirada.